Well, just to show to you yung intensyon ng ating presidente. At ano sinabi niya? Ang unang gagawin, aakapin ang bawat Pilipino. Magmula ngayon, gagawin natin, ito dapat ang Pilipinas dahil ang true sense of people power ay gagawin natin. We need this group. Kailangan natin itong group. Tama si Harry Roque. And the one who will lead that sa baba ay ang DILG through me. Hindi natin bubuwagin ito. Papalakasin natin ito. Ang programa ay dadaan natin through the local governments and most importantly, through the sectors and parallel. Ano yung sektor? Ang simbahan, ang eskwelahan, ang komunidad, ang pamilya. If we only have this kind of energy na talagang sumisigaw tayo for BBM, sila sumisigaw for Lenny, pag-isahin mo, sumigaw ka against drugs, against criminality, wow, you will have a perfect country. It is just this kind of energy that we need right now for our country. Sa inyong lahat, yung salitang bagong Pilipinas, bagong buka, maniwala kayo, mangyayari ito. At mangyayari ito dahil sama-sama tayo, mabuhay po kayo, mabuhay si BBM. Tasang kape kaya ta. Palapakan po natin si Kavel. Alam niyo, yung ganyan salita, galing sa puso yan, ha? Talagang pinagpaguro niya yan, talaga yung pinagpaguro niya talaga naman. Nakita niya nandito yung katas ng pagod, panalo tayo lahat. Palapakan natin si Kavel. And of course, gusto ko mapasalamat sa may-ari po ng F1, ng aking kaibigan, no? Sa our benefactors, Mr. Seiya, palapakan po natin. And Mr. Gogo. Sa mga nagsalita, no? Si Camilo Tayag, bata pa ako na nababasa ko sa journey ito eh. Pero alam nyo, ma'am, bagamat kumanda ng konti, pero ando pa rin yung puso eh. No? Yung, sabi nga nila, the fire in the belly. Nando pa yung talagang umuusong pagmamahal sa bayan. Palakpakan po natin. No? Po si Ms. Mercado. Sa inyo po lahat, wala na si Secretary Roque, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga opisyales ng parallel groups, no, at membro, maraming salamat. Maraming nagtatanong sa akin, Chairman, ano ba yung nangyari? Ano ba yung phenomenon? Paano ba nangyari ito? Let me explain. Noong araw ay we are dictated by social media, by mainstream media. Kung yung nasa dyaryo, kung yung nasa telebisyon, kung ano yung sinasabi ng mga kolumnista, at sa mga sa radyo. Ngunit sa advent ito social media, lalo na mga bata, nag-check nila anong tama, anong mali. So kung titignan po ninyo na simula si BBM, halos tumaas kagad. Bakit? Ang mga tao ay tinitignan nila ano yung totoo, ano yung hindi totoo. Now, nandun na ika nga yung ingredient ng groundswell. Kung titignan nyo yung mga survey, may suporta na kay BBM. Pero ang tanong, is this enough? Tama na ba ito? Sumunod ay ang mga politiko, ang mga gobernador, ang mga mayor, mga konsehal. Is this enough? Hindi pa rin eh. Bakit? Tandaan po natin, may election sila. At uunahin nila ang sarili nila bago ang nasyonal. Usually, ganyan po yan. So, with this, malaki ang base mo, ngunit walang organisasyon, at ang politiko na may sarili na po pwede, dyan papasok ang organized parallel group. Dyan papasok ang isang grupo na kung saan mag-organisa bawat probinsya, bawat lungsod, bawat munisipyo, hanggang bawat presinto, and that is the ideal. At yan ang ginagawa natin at nagawa natin, yan ang naging sikreto natin. It is called the political backbone. Kung baga sa wifi, yan yung mga transmitter sa ilalim. Bakit? Tandaan po ninyo ito. Meron tinatawag na sigawan. Meron tinatawag na talagang pagdating ng tao talaga ng papalakpakan. Pero ang tanong, yung pampalakpakan, yung banghiyawan na yan,
ay mako-convert mo sa boto pagdating ng eleksyon. Ang tawag dyan ay voter's conversion. Kaya we need that vehicle na kakatawan sa bawat probinsya, bawat region, bawat lugar. Yun ang tinutukan ko. Kaya we have this parallel group. At gusto ko sabihin, ang pinaka na organisa, hindi lamang on a citywide level, hindi lamang on a municipal level, but on a precinct level, ay ang grupo ng Manila. No, to the cover. Congratulations. And a living testament to that, totoo yung sinabi niya kanina, kitang-kita sa resulta ito, at ito'y talaga na-strategize maigi. Hindi pwedeng ilabas ang mga leaders during the elections dahil baka mamaya sila'y maharas o kung ano pa. These are factors that must be determined. May assignment sila kung anong gagawin at sila'y nagpunta tayo doon sa San Juan, sa Coliseum 2 weeks before the election at lahat tayo masaya. These are 4,000 leaders times 100 Monagas, about 400,000, and right on target, nanalo si BBM sa lungsod ng Maynila. So these are things na sinasabi sa inyo, yung mga political strategy or side note. Ito yung sa ilalim. Ngunit, ang tanong, bakit ba talaga nanalo? Ito tandaan nyo mga kasama. Maski anong ikampanya mo, kumbaga sa marketing, maski paano mo i-advertise, kamukha ng soft drinks, minarket mo, nagkuha ka pa mga magagandang mga endorser, mahal na artista. Pero pag inom ng soft drinks, napakasama ng lasa, napakapait, baliwala yun. Si BBM on his own, talaga namang the best product. Siya ang importante, siya mismo ang nagpanalo sa sarili niya. Because he is the most qualified, he is best talaga na mag-lead sa ating bansa. Noong araw na nakuha niya yung only 14 million, nasa ito ang Vice President. Pangulong Duterte, nalaro 16 million. Ang sabi ko sa sarili ko, siguro 18 to 20 million, just enough. If you get 25, majority na yan. But you know what? Habang tumatagal, ang resulta ay we got 31 million, the biggest in the history of Philippine elections, and a majority president at that. Sinasabi ko kanya sa mga kasama, mahirap ito, bakit? Si Pangulo Duterte, mula sa ilalim tumataas. Bababa siya, hindi siya pinapansin nun eh. I think it was February or March, siya ay nag 33% na overtake na si Marrojas and Pondre ang tuloy-tuloy. Ngunit, si Pangulong BBM, kakaiba. Simula pala, mataas na. Hanggang matapos, mataas na. Napakahirap i-maintain doon ang tawag doon ay peak. No? Kaya, dito nyo makikita, magaling si Pangulong BBM, ngunit higit sa lahat, naniwala ang taong Pilipino kay BBM. Alam niyo ba, pagkatapos ng eleksyon, hanggang ngayon, wala kaming pahinga. Bakit? Pinapag-aralan na namin kung anong programa gagawin dahil ang pinakamalaking gagawin ay hindi eleksyon. Ang pinakamalaking gagawin ngayon ay maramdaman ng Pilipinas ang bagong Pilipinas, bagong mukha na sinasabi. Kaya ako'y kalihim ng DILG, makikita niyo mukha ko, buong Pilipinas, iikot ako. DILG ay dalawang bagay, Department of the Interior and Local Government. Local Government, ang probinsya, munisipyo, city, barangay. Ang Interior, ang Police, ang BJMP at ang Farmen. So ito yung mga basic na iikutan namin ito. Anong programa para sa lahat, anong mga lugar na mahihirap pa na dapat tulungan. Ano yung mandanas lo sa mga kagawa dito dahil bibigyan kayo ng pera, dahil koleksyon ng taxes na dating hindi napapasama, pero mas malaki ang responsibilidad, iisa-isahin natin yan. Barangay election is next. Pinag-aaralan po natin kung ito itatabi muna at kung itatabi ilang taon ang terms ninyo. Ngayon pa lang, ginagawa ko na po ito. Nagmi-meeting kami mula umaga hanggang gabi just to show to you yung intensyon ng ating presidente. At ano sinabi niya? Ang unang gagawin,
aakapin ang bawat Pilipino. Isipin mo yan. Isipin mo yan. The more na binubuli, the more na tinutuligsa, mas lalong lumalakas. At yan ang klaseng pinuno na talaga na maitatangkilik ng ating mga anak at ang ating mga apo. Mga kasama, tandaan niyo ito, for the next 100 days or 6 months, yan ang gagawin natin. Mga programa, hindi ko lang pwede masabi ngayon, pabayaan niyo kung siya magsabi sa inyo, pero mararamdaman niyo ito. Nakalatag lahat ito. Whether we like it or not, now is the changing of the guards. Bago na ang liderato ng Pilipinas. Ilang taon lang ba si BBM, batang-bata? Is I think is only about 64 years old. Yung iba may edad na. Yung ibang senador din, puro batang pumasok ngayon. Kaya ngayon, sa ngayon, huwag na yung salitang sana ganito Pilipinas, sana ganito. No! Magmula ngayon, gagawin natin. Ito dapat ang Pilipinas dahil ang true sense of people power ay gagawin natin. We need this group. Kailangan natin ito group. Tama si Harry Roque. And the one who will lead that sa baba ay ang DILG. Through me. Hindi natin bubuwagin ito. Papalakasin natin ito. Ang programa ay dadaan natin through the local governments and most importantly, through the sectors and parallel. Ano yung sektor? Ang simbahan, ang eskwelahan, ang komunidad, ang pamilya. If we only have this kind of energy na talagang sumisigaw tayo for BBM, sila sumisigaw for Lenny, pag-isahin mo, sumigaw ka against drugs, against criminality, wow, you will have a perfect country. It is just this kind of energy that we need right now for our country. Sa inyo lahat, yung salitang bagong Pilipinas, bagong mukha, maniwala kayo, mangyayari ito. At mangyayari ito dahil sama-sama tayo, mabuhay po kayo, mabuhay si BBM. Mabuhay! Ayan. Maraming salamat mabuhay po. Maraming salamat po. Secretary Ben Ford. Adios! Adios.